muling nagbabalik ang Kada Tropa sa isa na namang kapanapanabik na pakikipagsapalaran sa mundo ng pagnenegosyo. Sa kwentong ito, makikilala natin ang ating mga tigasing katropa at malalaman natin ang kahalagahan ng marketing at ang sikreto ng marketing sa tagumpay ng negosyo nila. Masasaksihan rin natin kung paano nila malalaman kung ano ang pakinabang, katangian, at kalamangan ng kanilang negosyo. At matututunan din nila ang pinakamahalaga sa lahat, ang 10 Commandments sa pagninegosyo at pag-aalaga ng customer. Magtago kayo! Tago! Okay, ready! Tago pa! At ako magkabila, ha? Okay? Ready na po! Okay! Rek, ready na po! Action stars, sequence 74, shot 1, take 45. Nice camera, action! Tarengo! Tarengo! Sige, magbahala dito. Bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Dahil ikaw ay isang bareta lamang. Kami ang action stars! Sa labahan, action agad! Tapa! Tapa! Ah! Huwag niyong gagamiting basehan ang bareta sa katapangan ng isang tao. Dahil ang bareta ay sabong panlaban na ginagamit sa mga puti o dekolor. Natandaan ninyo, ang bareta ay mabuti at masunuring alipin. Pero napakalupit naman pagdating sa mga kamay. Eto nga, nilalabang ko na yung mga damit natin eh. Uwi ka na kasi. Ha? Taas na ang kamay ko sa'yo. Oh, di ba? Hindi ba nakikita? Mahal na nga kita. Maging sino ka man. Hello, chubby ka. Ay, so, chubby pala, chubby. Shall we? Pare. Oh. Walang personalan ha, trabaho lang. Pwede ba kami makilabas sa inyo? Pre, walang tubig sa amin. Umpisa mo pag-alaba, tatapusin ko. We! Ano ba ginagawa niyo dyan? Tayo na! Oh, tayo na! Nangyari sa radyong to. Paano ko malalaman kung sino makatuluyan ni Andrea? Palagay ko pre yung kapitbahay. Ano ba naman problema ng radyo? Pre, bigay sa akin ni Shawi yan, oh. Relax lang. Ano ba problema mo, Habinoy? Pasensya na mga pre, ah. Si Mrs. kasi palagi na sa probinsya. Napatayo yung negosyo nila doon. Si Shawi? Maayos yun, ah. Sa totoo lang, pre, nai-insecure ako. Di ba, mahal? Bakit naman? Mukhang kang magandang takbo ng negosyo nila dong, MM. MM? Minimart. Yun naman pala eh. Teka, maalala ko lang. Kumusta naman pala yung business mo, laundry shop? Yun na nga eh, palpak. Pero yung negosyo nila, misis, patok. Kung gusto mong yumaman na tumasayin sa'yo yung negosyo mo na matagal mo nang inaasam-asam, alam mo, tamang marketing lang ang daan. Eh baka naman maling pagpapatakbo ng negosyo ang nangyari. Alam mong dapat mong gawin? Ibatok-ali mo yan. Biba da boy, tsaka ipe. Mba! Mba lang kasin. Tuk! Tuklasin. Ta! Tayin. Li! Likain! Pigpa! 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 Malaking! Yan na! Patok-tali! Tama ka dun eh, PJ. Patok na ang laundry shop ngayon. Maraming nakatira sa condominium. Mga nagko-call center, mga pumapasok ng alanganin sa oras. Malamang nagpapalaban na lang sila. Pati yung mga nasa opisina at mga college student. Wala na ring oras yung mga yun. Hindi lang palaba, pati plancha pa. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Naisip ko na lang ipasara eh. Tandaan mo mabuti ha. Yung produkto mo, kapag tumatak yan sa isipan ng mga customer, aba, gagaang ang benta mo. Sandali nga lang pare, bakit ba hindi mo na lang kami soso dyan sa negosyo mo ngayon ha? Alam mo pre, trip ko rin yan soso eh. Alam mo naman ako. Trip ko yung mga samahan na mga labanan ng mga bareta. Eh, sandali yan mga pre. Ano ba yung marketing? Ito ay ang sistema ng pagtugon sa pangangailangan ng mga customer. Nang higit sa mga kalaban. Sa pamamaraan, nakikita ang negosyo. Big pack! Yan ang marketing!
Sino ka? PJ, ako si Binay, hindi mo ba nakikilala? Ano ang pangalan mo? Ha? Hindi ba ako nakikilala? Ano ba nangyayari sa inyo? Magkano ka? Paano ka makikilala? Nababaliw na ba kayo? Ikaw ang nababaliw! Ha? Magpakilala. Yan ang mga tanong na tutulong sa iyo upang malaman mo kung anong negosyo ang itatayo mo. Sino ako? Ako na ang bida sa labahan. Pangalan, Binoy is my name. Kusot-kusot is my game. Magkano? Murang-mura sa abot ng mga kaya. Paano ako magpapakilala? Magandang lokasyon at magandang pangalan. Tumbok na tumbok sa tumbok. Manghimok na tatapilikin ng produkto. Manghimok na matutugunan nito ang pangangailangan ng mga customer. Mangumbinsi na ang produkto mo ang pinakasulit na mabibili. Mangumbinsi na ang produkto mo ang mas magaling kaysa sa kompetisyon. Mangumbinsi. Pakilala. Mangumbinsi. Nasaan ako? Sino kayo? Nasaan ako? Magpakilala. Saan ako? Sangimog. Sino kayo? Tulad ng sa pelikula, ang marketing ay Nice! Haga! Action! Nice! Kailangan maliwanag sa negosyante ang mga bagay tungkol sa kanyang mga negosyo sa pamamagitan ng pananaliksik! Bakit? Ano ang dapat saliksikin? Kilalaan ni maigi ang customer. Ano ang saliksikin? Suriin ang kompetisyon! Kilatising maigi ang lokasyon! Ah, paano nila magagamit ito? Halimbawa, alamin mo kung sino-sino ang pwede magpalabas sa iyo sa paligid. Suriin mo din ang iba't ibang laundry shop sa paligid kung meron man. Camera! Dapat ibigay ng negosyante ang kanyang buong pagpupunyagi sa mga bagay na makakatulong sa kanya. Anong dapat tutukan? Dapat mong gawin, ha? Alamin mo kung sino ba talaga ang tututukan mong customer. Dapat mo rin pag-aralan ang magiging kompetisyon mo. Dapat mo sang higitan. At dapat mong malaman kung ano ang mga banta o pagkakataon na pwede mong gamitin o iwasan. Paano na gagamitin ito? Dapat mong pag-aralan mabuti kung sino ba ang tatargetin mong customer. Pangalawa, dapat mo rin pag-aralan kung sino ang kompetisyon mo. At tatandaan mong mabuti, ha? Ang customer mo lamang ang may kakayahan o kagustuhan na bumili ng produkto mo ng pinakamadalas. At iyan ang Big Bang Marketing! Aray! Pambihira talaga, oh. Ang hirap palang magtayo ng negosyo, ano? Naitayo mo na nga, nalugi ka pa. Ano-ano bang mga interest ng mga customer? Alam mo, sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin, ha? Pero ang gusto kong malaman mo, ay tigil mo muna yung magpaikot. Isipin mo na lang na hindi pa tapos ang laban. O kaya isipin mo na lang na ang customer ay parang isang madamot na amo. Bakit? Bakit? Ano bang mahalaga sa customer? Dahil tayo ay tao lamang. May iba't ibang pangailangan sa iba't ibang oras. Isipin natin palagi ang laging nais ng customer sa produkto at serbisyo ay ang halaga at sulit sa halagang binabayad o hirap na dinaras nito para ito makuha. Hindi interesado ang customer sa gastos ng produksyon o sa pananaw na nagtitinda ng produkto o nagbibigay ng serbisyo. Basta, lagi nyo lang tatandaan, ha, ang pitong letter P. P? 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 Pasabog! Pasabog! Tarihan nyo! Go! P! Positioning! Dapat alam mo kung saan ka lulugar! Come with me! Tarihan nyo! Bilisan nyo! Oh, yan na! People, dapat alamin mo kung sino mga taong magiging customer mo. Guys, na! Ha! P! Produkto! Dapat maayos ang... Produkto! P! Pwesto! Dapat magandang pwesto!
promosyon! Dapat marunong tayo mag-promote, mag-advertise tayo, magpamigay tayo ng mga price at kung ano-ano para mahikayat natin ang customer! Ha! Packaging! Ayos-ayusin natin ang packaging, ha? Tony! Ang mabuti pa, mabuti na tayo sa laundry shop nyo nang lalo nating maintindihan. Oo nga! Come in me! Oh! Ano ba ito, bodega? Pare, ang dirty-dirty naman dito. Oh, mali pa spelling. Pare, alam mo, dapat kinikilala mo yung mga customer mo. Dapat alam mo kung ano yung gusto nila. Tama naman mga pre, di ba? Tayo ako ng laundry shop para hindi na sila mahirapan sa paglalaba. Pare, paano ka tatangkilikin ang mga customer mo? Eh, ang gulo-gulo dito! Walang sistema at ang dumi pa! Pagpasensyaan nyo na, mga pre. Napabayaan lang naman eh. Mga pre, mayroong bang nakakalam sa inyo ng pak? Pak? Pak! Pak! Pakinabang. Ka! Katangian. At ka! Kalamangan. Pak! 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 Ang pakinabang ang pinakapangunahing dahilan kung bakit bibili ng customer ang produkto at serbisyo mo. Kailangan ay angkop din ito sa pangangailangan at kagustuhan ng customer. Siyempre, mahalaga ito sa mga busyng tao, sa mga bahay na walang sampayan, sa mga pamilya na walang maglalaba ng kanilang mga damit, o sa mga formal na damit na kailangang i-dry clean o hindi pwedeng ordinaryong paglalaba lamang. Pak! Pak! Ka! Katangian. Ang katangian ng isang produkto ay ang aktwal na kakayahan nito. Ang ating katangian ay serbisyong dekalidad. Sisiguraduhin nating aalagaan natin ang paglalaba ng kanilang mga damit at hindi ito masisira. At kung masisira man, hindi natin ito pababayaran. Pwede tayong mag-dry cleaning, ordinary wash, plancha-plancha o tiklop-tiklop lang. Kahit ano! Pa! 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 At come! Kalamangan. Ang kalamangan natin sa kanila, ha? Pwede nating i-deliver yung mga damit nila sa mga bahay nila. O kaya naman, pwede nilang pick upin sa atin. Para yun sa mga taong wala ng oras pa para kunin yung mga labada nila. Aba, all-in-one laundry shop! Aksyon agad! Pa! Pipa! Pa! Oy, tapo mo na nga ito. Nagina ka pa dyan eh. Ito, nagigiman ka agad din, ha? Ang una nating dapat malaman ay ang pangalan. Dahil ang produktong hindi kilala, kahit pa masubukan, walang tsansa. Dapat ang pangalan ay madaling bigkasin. Dapat madaling tandaan. Dapat huwag bigyan limitasyon ang pangalan. Malay mo kung mag-i-expand tayo o magpakilala pa ng ibang produkto. Kaya nga dapat ang pangalan natin ay Action Stars Laundry Shop. Sa labahan, Action Agad! Nga pala pre, naisip ko na yan eh. Ito, magawa nga ako ng karatula. Oh. Action Stars Laundry Shop sa labahan! Action na lang! Yan ang gusto ko sa'yo eh ha. Alam mo, halika na, kabitan natin yan ha. Ako pa! Dahil tayo ang Action Stars! Laban kong laban, gawa kong gawa! Ayosin ko pa? Ha, hindi okay yan. Hindi, okay na ayos na okay na ayos yan. Oh, ayusin na yung mga gamit sa loob ha. Simula na tayo. Ay, ako. Ulong naman dito. Sige, pre. Hindi ako nababagay sa negosyong ito. Doon ako nababagay! Sa mga taong hindi negosyante! Sa mga taong hindi marunong magnegosyo! Sa mga taong tambay lang sa bahay, sa mga taong wala ni piso, doon ako napapagay! Pare, ano ba nangyayari? Ito! Ito ang ebidensya! Pinagsama mo ang dekolor at ang puti.
Siguradong ganyan ang kalalabasan niyan. Siguradong mantsa ang mangyayari dito. Pidoy! Hindi tayo sumusuko sa laban! Imbis pinagpapatuloy natin ang laban! Libay, Pe. Daboy. Dapat, tandaan din natin ang tamang papipresyo sa produkto. Kapag masyadong mataas, baka walang magpalabas sa atin. Kapag masyadong mababa, baka malugi naman tayo. Alam ko yan. Alam ko. Dapat alamin natin ang kakayahan ng customer na magbayad. Gastos sa pagbuo at paggawa ng produkto. Ayon sa kompetisyon sa pagbabago ng mga presyo. Kahit sikat na tayo sa labahan, huwag natin kalilimutan ang promosyon! Mga pre, bakit kailangan natin promosyon? Siyempre, itinutulak ang produkto sa mga customer sa pamamagitan ng promosyong pangmamimili. Kailangan nating ligawan ang ating mga customer. Magpapansin ka, Areste. Magpapansin ka. Magpakilala at magsubok upang makuha ang kanilang matamis na. Oo. Ngayong alam na natin ang tamang pagpaplano, siguro panahon na upang malaman nyo ang 10 utos ng bayan. Ten commandments. Ten commandments. Ang 10 utos ng bayan. Una, kung ninanais mong maging isang successful na negosyante, dapat ilagay mo yan sa iyong isip, sa iyong puso. Hindi ka dapat tumubo na masyadong malaki. Pantay-pantay na pagtrato sa iyong mga customer. Huwag kang balasubas. Excuse me, pwede magpalaba? Welcome to Action Star Laundry Shop! Sa labahan, action agad! Aling Valentina? Aling Valentina? Ano ba? Mas mataba yun, no? Ako si Valentine. Eto na nga. Eto bayad, oh. Ah, ma'am. Supli niyo po. Wow, honest. Pangalawa. Kailangan kausapin mo ang iyong customer at itanong kung ano pa ang mga pangangailangan nila. Yeah, alis na ako. Ay, ma'am. Survey lang po, pakisagutan lang po para malaman namin ang aming mga pagkukulang. Okay. Salamat po. Pangatlo, huwag kang mangangako. Dapat tama lang, hindi labis-labis, hindi rin kulang-kulang. Huwag kang mayabang. Excuse me, ma'am. Nasabi niyo sa amin na kailangan bigyan namin kayo ng discount card kapag nagisuki na kayo. Huwag kayong mag-alala. Next week, magkakaroon kami ng frequent customer card. Kada 10 kilo niyong palaba, meron kayong 1 kilong libre. Okay. Pang-apat, dapat magkaroon ka ng sistema sa iyong negosyo. Hindi dapat magulo. Alis na ako. Alis na ako. Alis na ako. Ay, ma'am. Okay na ho. Salamat ho. Alis na ako. bukas, ako mag-pick up ng labahin, ha? Epe, ikaw na muna sa dry cleaning. Daboy, ikaw naman sa receptionist. Si FTG naman, para sa delivery. Okay? Sige. Ayos yan, pre. Oh, pare. Panlima! Aba, dapat hindi ka magsawang mag-aral. Huwag kang tamad. Pare, kumuha ako ng bagong sample ng sabon. Tingnan ko kung alin na mas maganda. Kung yung dati natin ginagamit o itong bagong kinuha natin. Pang-anim, ituring ang bawat reklamo bilang isang ginto. At pampito, kung may pagkakamali, aminin. Uh,
Ma'am? Ano ba naman? Mali naman yan eh. Ang lalaki. Hindi naman sa akin yan. Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi po pala para sa inyo to. Ito po, ma'am. Ma'am, ito po yung discount coupon, ma'am. Sa susunod po na pagbalik ninyo. O, sa susunod ah. Puro extra small naman yung damit ko eh. Sige ho. Pang-8. Igalang ang bawat customer. Patience is a virtue. Ano ba ito? May mancha! Ma'am, pasensya na po kayo. Hindi na lang po namin pababayaran sa inyo. At yung coupon po na binigay namin sa inyo, dalawang beses nyo na po paaring gamitin. Ma'am, pasensya na po kayo. Ako po may kasalanan. Iyan nyo po at babawi po ako sa susunod. Sige po, ma'am. Balik na kami sa trabaho. Pangsab, laging sasabihin sa inyong mga customer na sisikapin po namin. Sisikapin ko pong maging isang mabuting negosyante sa isip, sa salita, at sa gawa. In short, nobody's perfect, but aim for perfection. Ma'am, pasensya na ho talaga ha. Sa susunod, sisikapin po namin bigyan kayo ng mas magandang serbisyo. Ma'am, pasensya na ho ma'am. Sisikapin po namin na maging mas mahusay kaysa nung una. Sisikapin po namin mas maging produktibo at mapuluan po ang gusto ninyo. Okay. O sige ha, alis na ako. Sige po, ma'am. Bye! Sampu. Dapat alagaan ang isang business. Pati na rin ang mga empleyado nito. Dapat ang negosyante ay parang isang special na sabon. Panayad sa kamay. Oh. Mga action stars! Oh. Ayaw na pagmerienda. Libre ko to ha! Hindi kami tumakas! Hindi kami tumakas! Hindi kami tumalikod! Hindi kami tumalikod! Hindi kami tumalikod sa isang pakikipaglaban na may katuturan! Hindi kami tumakas sa isang pakikipaglaban na ikaulad ng aming negosyo. Dahil kami... Walang inuurungan! Bukas, isikat na muli ang araw at maglalaba kami. Dahil kami ang mga... Action Stars! Kami ang mga stars ng mga labandero at labandera dahil sa labahan. Action agad! Ngayong nalaman niyo na ang kahalagahan ng marketing sa pagninegosyo, naisip nyo na rin ba kung paano ninyo maaayos ang marketing ng inyong itinatayo o pinapatakbong negosyo? Nalaman nyo na rin ba kung ano ang pakinabang, katangian at kalamangan ng inyong negosyo? Matapos masaksihan ang tigasing kwento ng ating mga katropa, oras na para ayusin ang marketing ng inyong negosyo upang kayo naman ang maging action star. Laban na!